Hello guys, welcome back to my garden. Sa video ng ito guys, papakita ko sa inyo paano ako mag-pruning ng halaman na tomato. Itong mga halaman ko dito guys, is ito lang yung mga backyard gardening ko. At ipapakita ko sa inyo paano ang pagpo-pruning ng isang halaman at bakit ito ay ginagawa ng mga gardener o mga farmer. Ang pruning kasi guys ay isa sa pangunahing gawain sa paghahalaman. Ibigay ako ng tips sa inyo guys paano gawin ang pagpo-pruning at ipapakita ko sa inyo saang party ng halaman ang kailangan nating putulin. So pag sinasabi kasi nating pruning guys, ito yung pagpuputol ng mga nag-i-exist na mga halaman sa isang puno. Katulad nito guys, ang tomato kasi, kailangan mo i-pruning na siya ng i-pruning, hindi lang isang beses. At sa pagpo-pruning naman guys, ginagamit to para yung sunlight guys, katulad nito, ang dami na niya no, sa isang puno, madami siya. So, yung sikat ng araw, hindi na masisinagan ng araw. Masisikatan kasi nga malago na siya eh. So kailangan mo siyang putulin ng putulin yung iba na yung tinatawag nilang sucker na halaman, yung tumutubo sa gitna ng sanga katulad nito guys. Pero magpuputol muna tayo ng mga halaman na mga tuyong-tuyo na halaman para maganda ang pagtubo ng isang halaman. Putulan muna natin yung mga pangit yung mga dahon-dahon, tanggalin nyo talaga sa halaman nyo. Ito din kailangan natin talian. Katulad nito guys, tumubo kasi siya. Katulad nito guys, may tumubo na dahon. Ito yung pinaka puno nito. Tapos may tumubo sa gitna, ito yung tinatawag na sucker o yung exist na shoot. Tumubo dito, ito yung ipopruning mo. Kailangan lang talaga na hindi mo maputol yung pinaka puno. Yan, ito lang. Kakat mo din ang mga sira-sira na dahon. Kasi minsan kukos ng mga piste sa halaman. Mainam na putulin yung mga sira-sira na dahon. Ayan. Bakit kailangan natin i-pruning ang isang halaman? Upang maganda at kalidad ang prutas o gulay. At katulad nito, may mga luma na mga dahon. Putulin mo siya, ipuprune mo siya para wala mga insektong dadapo. Or linisin mo yung buong paligid para walang mga insektong dadapo. Para malinis siya tingnan. Tulad nito, oh, ano na yung dahon niya. So, kailangan natin i-pruning. At pangalo guys, mapabuti ang pamumulaklak mapabuti ang pamumulaklak, dadami din ang bunga katulad nito. At maganda din ang paglaki ng halaman. Kaya kailangan talaga natin i-pruning ang isang halaman. Tumubo dito na isang sanga. So itong isang sanga guys, ito yung dapat i-pruning natin. Yan. Kasi ito lang yung pinakapuno eh. Para dire-diretso ang tubo at maganda ang tubo ng isang halaman. Kadalasan po makikita yan sa gitna ng halaman o sa gitna ng
pinakapuno. Dito din guys, ang makikita nyo ay tungo siya na bangsa nga dito sa gitna. Ito yung huhutulin natin. Careful lang guys para hindi maputol yung pinaka sanga. Yan. Ito yung tinatawag nilang terminal shoot or yung pinakapuno at yung tumubo sa gitna. Ito yung tinatawag na yung tumubo sa gitna guys, ito yung tinatawag na side shoot or yung tumubo sa gilid lang ng pinakapuno. So yun ang tatanggalin mo, yung side shoot, at dapat hindi ka makapinsala sa buong halaman. So, pagtatanggal nito guys, gamitin mo yung cutter. Yan. Tanggalin yung mga side shoot para maganda ang pagtubo ng isang halaman. Natanggal ko na kasi ito guys, na pruning ko na kasi nung nakaraang linggo. So konti na lang ang pupruning ko. Maganda kasi pag naka-pruning siya, maganda talaga ang tubo ng isang halaman. Itong shot na to guys, oh. Tanggalin natin to. Careful lang po, hindi para hindi maputol yung bangsa nga. Ito din oh, maano na siya. Tanggalin mo to kasi nagkukos ng ano yan, piste. Na-pruning na kasi to guys, kaya yung iba katulad nito, katulad nito guys, may isa dito na ano, tumubo, i-pruning mo siya. Para diretso ang tubo. Yan. Dapat ito i-pruning din. Hindi ka magpo-pruning ng magpo-pruning guys. Dapat hanapin mo yung sa gitna na tumubo. Main branch tapos may tumubo sa gitna. Yun ang ipo-pruning mo. Kakat mo siya. Tinatawag nila itong sucker. Tanggalin natin yung nasa gitna para mapabuti ang halaman.
Na-pruning na kasi ito guys. Yung pangalawang pruning ko na to. Yung pagtatanggal ng mga dahon na exist. Yan. Marami siyang bunga guys. Yan, basta tandaan nyo lang nasa gitna yung sucker na yan. Ito yung pinaka main branch niya. Katulad nito guys, ito yung pinaka puno niya, tapos ito yung nasa git, tumubo sa gitna, ito yung puputulin mo. Ayan. Ito din nasa gitna, ito yung dapat putulin mo. Mag-ingat po sa pagpuputol, baka iba yung maputol mo. Basta may tumubo sa gitna guys, mula sa pinaka main na ano, tsaka putulin din yung mga tuyo-tuyong dahon dito. Kasi minsan nagdadala sila ng insekto sa halaman. Sana may natutunan kayo sa video ito about sa pagpo-pruning. I-recap ko guys ha, anong kahalagahan ng pagpo-pruning. Ang pagpo-pruning ay kailangan sa halaman upang mapabuti ang kanilang paglaki at mapadami ang bunga. At pinupruning natin yung mga itong mga tuyong dahon para hindi din lapuan ng mga insekto. So, sana po may natutunan kayo sa video ng ito. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye.